Punta kami ng Laguna ng madaanan namin ito. Nagulat kami kasi sobrang daming nagtitinda sa kalsada. Laking gulat namin, ito pala yung kamay ni Jesus, kaya pala sobrang dami ng tao. Kaya naman napagdesisyonan namin na kami ay papasok dito sa loob ng pilgrims. Alas 9 na ng gabi nang kami ay nakadaan dito pero sobrang dami pa rin ng tao. Sabi ng gwardiya na tinanong namin, bukas lang ito ng gabi ngayong Semana Santa. Dahil hindi pa kami kumakain ng dinner, naglakad-lakad muna kami at nakita namin itong sikat na pansit habhab. Masarap pala ito at sulit lang sa kanyang presyo na 20 pesos. Nakita namin sa mga kasabayan naming namili ng pansit habhab, nilalagyan nila ng suka. Kaya naman nag-order ulit ako ng isa pa at sinubukan kong maglagay ng suka dito. Siyempre hindi namin pinalagpas ang sikat na lukban longganisa. 20 pesos lang pala ang per stick nito at meron ng 2 piraso ng longganisa. Marami pang pagkain sa kalsada na pwedeng mabili kaso hindi ko na nag-video. Bumili pala ako ng banig wallet sa halagang 20 pesos lang at isang pencil case na halagang 60 pesos lang. Kahit saan ka tumingin dito, napakaraming nagtitinda at napakaraming tao ang dumarating pa rin. Kaya naman, after namin kumain at namili, napagdesisyonan namin pumasok na kami dito. Agad kong napansin itong spot na to kasi feeling ko Instagrammable siya. Hindi nga lang ako nakapagpa-picture kasi sobrang daming tao. Kaya naman, ipinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad. Napakaganda dito sa gabi at napakaliwanag. Kumuha lang ako ng mga clips dito kasi sobrang na-amaze ako bilang first timer na makarating sa lugar na to. Wala to sa itinerary namin pero super thankful kami at nadaanan namin itong napakagandang lugar na ito. Meron palang prayer vigil dito kaya naman nag-stay muna kami sa loob ng simbahan. Siyempre kapag prayer vigil, kailangan nating mag-concentrate at mag-focus para may plus point tayo sa langit. Kaya naman pinatay ko muna yung cellphone ko habang nasa loob ng simbahan. Pagkalabas namin, nag-video ulit ako at pinuntahan ko itong lugar na to. Sa labas lang to ng simbahan kaya makikita nyo to pag kayo ay nakapunta dito. Napakaganda dito sa lugar na to. Napakalamig at napakasarap sa pakiramdam. Kaya siguro kahit hating gabi na parami ng parami pa rin ang dumarating dito. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot, inumpisa na namin umakyat. Sabi nga ng mga nakasabayan namin, ngayong Semana Santa mas magandang umakyat dito kapag gabi. Mas dadagsain daw ito kapag mag-umaga na. Nasa 15 minutes walk lang pala siguro ito pag inakyat mo. Pero hindi mo kailangan magmadali kasi napakaraming station dito bago ka makarating. Siyempre inakyat na namin ito at nakarating na nga kami sa pinakatuktok nito. Nagulat ako at gabing-gabi na pero napakarami pa rin talagang tao. Pero sabi nga ng mga nakasabayan namin, mas dadagsain pa ito kinabukasan. Tumambay lang muna kami dito ng ilang sandali bago kami bumaba. Kailangan namin maghanap ng transient house kasi wala pa kaming matutulugan. At dito na nga nagtatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Kung paman, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe dito sa aking Facebook at aking YouTube channel.